Hello guys! Welcome back to my another vlog. So guys, ngayon, magluluto ako ng sinaing na tulingan. So guys, bibigyan ko kayo ng technique kung paano magluto ng masarap na tulingan. Yung hinding-hindi nyo malilimutan guys. So guys, sobrang sarap talaga. So, panoorin nyo hanggang huli ha. So guys, gagaya tayo ng mga kakailanganin. Ito, bawang. Sibuyas. Lagay na natin itong isang buo. Hindi ko na siya babalatan guys. Sinugasan ko naman siya. Oh, ang tindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo to. Oh. Yeah. Guys, nakakaiyak yung luya. Sibuyas, nakakaiyak. Hihatin ko na to guys, so malinis naman siya. Hindi ko na siya tatanggalan ng balat. Mas okay kung marami kasi para matanggal yung lansa. So guys, yung tulingan, hinatian ko siya sa gitna. So, ang ginagawa namin kasi, natutunan ko ito sa nanay ko. So, sa Mindoro kasi, lalagyan namin ng maraming asin, tapos pipiratin. Piratin ang kamay. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. And guys, tapos sa kabila, ganun ulit. Nice. Pipiratin, lalagyan ng asin para malasa. Nagugas ako ng kamay, guys. Alright. Tapos, lagay natin dito. Tapos, ito ulit sa... Ganyan ginagawa namin sa tulingan. Pinipirat. Wala kang awa! So guys, eto ang mga ingredients na ating kailangan ha. Tulingan. Tapos lalagyan natin siya ng liyampo, bawang, sibuyas, luya. At saka etong kalamnyas, dry kalamnyas to. Pinatuyo. Hinugasan ko siya guys. Tapos salt and ajinomoto. So guys... Tsaka lalagyan ko siya mamaya ng olive oil. Let's cook! Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-isa-isa maglagay dito sa ating kawali. Okay. So guys, ang uunahin natin, etong kalamnyas. Ilalagay natin siya sa ilalim. Para pag kulo niya, andun yung asim. Tapos ilalagay natin yung pork. Yan. Lagay natin yung pork. Bawang. Sibuyas. And luya. Tapos ilagay natin yung tulingan. Yan. Okay! Yan guys. Para, 'di ba?
Mas masarap. Yan ang sikreto ko. Tsaka guys, samahan nyo ng pagmamahal para yung mga niluluto nyo lalong sumasarap. Diba guys? Aww. Tapos, lagyan natin siya ng Ajinomoto. Tak, tak, tak. Ayan. Tapos dagdagan pa natin siya ng salt. Kasi lalagyan natin siya ng maraming tubig. So guys, ilalagay na natin siya sa kalan. Guys, lagyan natin siya ng konting olive oil ha. Yan ang ating sikreto. Konti lang. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng water. Guys, damihan natin ng water ha, para mas matagal nating lutuin, para yung tinik niya lumambot pa siya, tsaka yung lasa niya pumasok sa loob. Yan guys, bali tatlong baso ang nilagay ko. So guys, takpan na natin ha. Hanggang siguro lulutuin ko siya ng mga 40 minutes to 1 hour. Ganun ako magluto ng tulingan guys. So, wait natin. Takpan muna natin. Ang ginagawa ko dito, piniprito ko pa siya, tapos nilalagyan ko siya ng coconut milk. Yun guys, sobrang sarap din yun. Ito naman, kahit iprito ko sa umaga, tapos may coffee, sobrang sarap din guys. Guys, buksan na natin after 1 hour. Ayan na siya. Bango. Titignan ko lang niluluto ko. Mas maganda, tuyuin pa natin siya ng konti. Bigahin. Guys, titikman ko yung niluto ko. Tikman natin yung sabaw. Ay, guys! Nakalimutan ko na yung name ko. Sobrang sarap. Guys, ang sarap talaga. Guys, yung kalamyas, galing pa yun ng Mindoro, ha? Kasi wala akong mabilhan dito sa Manila. Puro yung fresh na meron. Ah, kalamyas, wala akong nakikita. Kaya guys, ito, galing pa to ng Mindoro, hinihingi ko pa sa nanay ko. Yun ang masarap sa sinaing na tulingan, guys. Sobrang sarap. Hello guys! So yan, natapos ko na yung niluto kong sinaing na tulingan. Sana guys, meron kayong matutunan sa akin. So guys, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, and comment. And don't forget din sa click ng notification para pag may bago po akong upload, manotip po kayo. Thank you guys and God bless!